Ciao, mga senyora at senyorina! This is LMS in LMNOP and welcome to my YouTube channel. This is actually my first ever video. Ayan. I decided to create one since this is really one of the things that I want to do. And maybe if you're wondering why ganito yung background ko, it is because, ano talaga, nagla-live selling kami, nagtitinda kami ng mga, ayan, ng mga kung ano-ano dito from Italy. And ngayon, we're on a lockdown for the second time. Dito po sa Italy ngayon, unfortunately, nagkakaroon po kami ng second wave ng COVID-19. So ayun, lockdown na naman kami. Hindi naman kami ngayon na makakapag-live video since saan kami kukuha ng paninda, sarado lahat ng shops. So ayun, para panawid boredom, ganito na lang muna. Kaya po welcome sa inyong lahat, ayan, sa mga nanonood. Please comment, share down once you already shared my video. At baka kayo na magwagi ng 500 pesos! Ay, charot lang pala. Hindi na pala to ano. Hindi na pala to live video, kundi ano. Official video na talaga siya. Ayan, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, I am Luis Mariette. Kaya ganito, nandiyan yung background. Kasi nga, nag-live selling kami. And of course, sino pa bang magpo-promote sa aming business, sa aming munting business, kundi kami lang din naman. So, guys, mga senyor at senyorina, please like and follow our page. Ito po yun. Makikita nyo po dito kung ano pa po yung pangalan ng page namin. And please, like nyo po and maybe you'll want something from our items. Ayan. So, ngayon, first video, naisipan ko lang na i-share sa inyo yung weight loss journey ko. Ayan. Kasi maraming nagtatanong. There's a lot of you or yung nga, yung mga nakakakilala sa akin. How did I do it? Ano ba yung mga ways ko para kung paano ako nag-lose weight? Ayan. So, I wanna tell you detail by detail, pero parang magtatagal tayo kapag kwento ko lahat. So, I'm going to try my best para ma-short itong video na to. So, first off, pinanganak talaga ako. I was born ready. Chos. Hindi. Ano talaga? I was born na talaga na talagang medyo may kalusugan na talaga ako. And then, hanggang sa nadala ko na siya nang nadala, kasi nga, ang lakas kong chubibog, alam nyo naman. And then, noong elementary ako, naoperahan ako sa appendicitis. Tapos, after noon, medyo pumayat na ako nung after ko operahan. Tapos, nung after ko operahan, nung nakakakain na ako ng normal, parang napapansin ko, hala, bakit ako mas lalo na namang tumataba? Ganyan. Ayun, hanggang sa tumaba na naman ako, nag-high school ako, sobrang taba ako na naman, parang tumaba ako lalo. Tapos, I can still remember yung mga high school friends ko noon or yung mga high school classmates ko noon, they were teasing me na para daw akong balyena kasi ang laki ko talaga, ang taba ko talaga. Hindi pa naman ako sobrang taba, pero alam mo nung mga time na yun, para talagang ang taba ko na. Ang taba ko na talaga. And then, ayun nga, nakagraduate ako ng high school. Lagi kong sinasabi, magpapapayat na ako. Kailangan, before akong mag-18, mapayat na ako para kapag nag-debut ako, maayos yung susuotin kong damit. Ganyan, makakapag-gown ako ng maganda. Ayun, unfortunately, merong mga unexpected things na nangyari. So, hindi pumayat. At hindi nakapag-debut. Ayan. But that's okay. Kasi, basta. So, susunod ka na ikikwento yun. And then, ayun na nga, nag-college na ako. Mas lalo na naman akong tumataba. So, ayan, step by step. Elementary, mataba. High school, mas tumaba. College, mas tumaba pa ulit. And then, after I graduate from college, kasi my mom nga, kinukuha niya ako dito sa Italy. And then, naiinip ako kasi ang tagal ng visa. So, I decided to look for a work. And then, nakahanap naman ako. Tapos, nag-work ako sa call center. So, call center, night shift. I work on a night shift.
And then yung mga nakasamahan ko doon, talaga ang hilig talaga nilang kumain. Ganun pala yun sa call center, no? Kasi parang ang dami nyo laging food trip, yung magpapakain si ganito, magpapakain sa ganyan. And then, I can also say na yung talagang lifestyle ko before is really not healthy. Kasi noon, parang sobrang hilig ko sa sweets. Sweets talaga yung weakness ko, number one. I mean, alam mo yun na kahit hindi ako kumain ng maraming kanin, pero kakain ako ng maraming sweets. I love sweets talaga. So, ayun na nga, bukod sa I love sweets, ayan, nag-college ako, uminom na ng uminom, inom dito, inom dyan. Even after college, even after nung graduate ako, ayan, call center, kahit sa umaga, guys, andito alam ng pamilya ko, I don't know if they know it. So, kaya ayan, sa pamilya ko, patawad. Alam niyo naman, nagbago naman ako ngayon. So, patawan. Nakaraan ay nakaraan. At huwag na nating balikan. Ayan! Pero, ayun, after shift, mga like, ang aga-aga, alas 8, alas 11 ng umaga, yan, ano na kami niyan ng mga workmates ko. Kasi, syempre, call center, nakaka-stress din kasi ang dami din namang irate na client. So, parang to relieve our stress at para malibang yan. Talaga namang todo ang inom ng lola mo, girl. So, ayun. Tapos, after ko mag-call center, naging masaya ako dun na. Naging masaya ako talaga sa call center kasi parang, wala, ewan ko, kahit sobrang short lang nung span na naka-work ko sila, parang, ano, nakatagpo ako ulit ng parang isang family sa kanila, ganun. Yung comfort ko talagang okay. O talagang at home ako sa kanila, sa workplace ko na yun. Tapos, after nun, edi yun na nga, lumabas na ang visa. Tapos, nung lumabas na yung visa ko, di nagpunta na ako ng Italy. Nung nandito na ako sa Italy, November 2017, ano yun, parang pa-winter na dito, so malamig na. And then, yung mama ko, inihiram niya ako ng jacket dun sa friend niya. Tapos, edi yan, nasa airport na ako, pinag-jacket na ako. Alam mo, akala daw niya kakasya sa akin yung jacket, pero hindi kumasya. So, edi gabi ako dumating. Right after, or the next day, takbo agad kami para bumili ng jacket. Kasi, syempre, winter, that's one of the most important things kapag ka, winter, ang jacket. Syempre, paano ka pag wala kang jacket? Malamig na nga ang Pasko mo, nilalamig ka pang lalo. Ayan. And then, wala kaming mahanap na jacket, guys. Wala kaming mahanap. So, parang, ikot na namin yung buong, yung buong Duomo, yung buong shopping center sa Duomo. Pero wala talagang magkasya. E tapos, wala naman dun si Kuya Will para, bigyan ng jacket yan! So, parang, tapos, parang, meron kaming pinuntahan na isang shop. I think that was Mango. Ayun, merong jacket. Luckily merong jacket. Pero alam mo, ang mahal niya. Pero, walang magagawa. Pikit matang binili. Kasi nga, wala ng cash eh. Alam pa ba, mag-iinerte pa ba ako kahit mahal, diba? So, sabi ng lola ko, sige na, yan mo na, bilhin na yan. Kasi wala nga kakash ang jacket. So, tapos parang, nung habang tumatagal, di yun, syempre, nandito na ako, ikot-ikot dito sa Italy. Tapos parang napapansin ko na, grabe yung mga tao dito, sobrang fashionable talaga nila. Talagang, alam niyo yung tipo na parang, yung sa Pilipinas, yung parang yung mga artista lang yung may mga karapatang magsuot ng mga ganun. Pero dito talaga naman, normal people lang yung mga nagsusuot ng mga sinusuot ng artista sa atin. So parang sabi ko, grabe, parang ako lang yata yung majubis dito. Kasi alam niyo po, totoo po talaga, dito po talaga sa Italy, sobrang healthy ng mga kinakain nila. Tapos sobrang healthy ng mga tao, ganyan. So parang sabi ko, sana one day dumating din yung time na makakapagsuot din ako whatever clothes I wanted to wear. Sabi ko ganun, parang gusto ko din mag mini skirt, gusto ko rin yung, basta ang dami kong gustong isuot na damit. Pero alam niyo yun, syempre hindi naman bagay sa akin. Alam niyo, sabi nga po nila, kahit paanong mahal ng damit mo, kung hindi naman talaga, I mean,
nothing against chubby people kasi ano eh, nanggaling ako dyan eh. Pero alam niyo po talaga, iba po talaga yung taba ko nun. Talagang siksik, liglig, tapos ang laki ng mga tiyan ko, ang laki ng braso ko, ang laki ng hita ko. Alam niyo po, up until now, ang laki pa rin ng mga braso ko at hita at binti ko. Kasi ano eh, jeans po yan eh, namana ko po siya sa papa ko. Ayan. So, talagang wala talagang babagay sa akin. So, parang, ayun na nga, nakita ko na sila, ang gaganda ng mga suot. Tapos ako, hindi ako makapagsuot ng ganun. Tapos yung mama ko, ayan, yung mama ko naman, fashionable din. Ganyan. Talagang sobrang fashionable ng mama ko. And then, parang alam mo yun na yung mga tao nga, parang sinasabi pa na mas mukha pa daw akong mama kaysa sa mama ko. Ganyan. Tapos parang ngayon, na unti-unti, parang naiisip ko na parang eto na yata talaga yung ano, yung chance para talagang magpapayat ako. And then, mga December, not December, January, ayan, medyo na lungkot ang puso ng lola mo girl, ayan. So parang, syempre, parang yung kausap mo araw-araw, yung nasanig ka na kausap mo araw-araw, biglang wala. So parang ang ginawa ko, imbis na damdamin ko masyado yung pain that I was going through that time, parang ako I focused on being better, on making myself better that time. Doon talaga ako nag-focus na sabi ko, hindi pwede yung ganito. Wala namang mangyayari kung magmumukmuk ako. So, parang doon na nagsimula na parang nag-zumba-zumba ako. Sabi ko, eto na yun. Kailangan ko, I need to be better. Kasi, yun nga, may anak din ako. So, parang, there were a lot of insecurities talaga. And hindi naman talaga yun mawawala. Siyempre, no, sino ba namang tao ang walang insecurities sa buhay? Pero ako talaga that time, talagang ang dami kong insecurities. Yun yan, nagkaanak ako at early age. So parang, I need to take care of myself, sabi ko. Kasi kung hindi, wala eh. Parang kailangan kong bumangon sa pagkakada pa. So parang, inumpisahan ko na din. Yun din yung parang, sabi ko, kailangan kong tulungan yung sarili ko. Walang ibang makakatulong sa sarili ko kundi ako lang. So, ayun na, nag-decide na ako na talaga, kakaririn ko na to. Tapos, ayun, unang-una, nag-zumba-zumba ako. Ayan, nag-zumba ako mag-isa. Talagang kembo to the right, kembo to the left. Ayun, ganun talaga. Para talagang kinarir ko siya. And then, parang napapansin ko noon na pumapayat ako kasi nagtitimbang ako. Ayan guys, number one tip, bumili ng timbangan kung talagang decided ka na mag-diet. Ayan. Tapos, edi ayun na, parang napapansin ko, pumapayat ako. So, parang ikinontinue ko nang yung pag-exercise ko, yung mga pagkembot-kembot ko na ganyan. And then, also, basta I tried a lot of, ano, parang yung diet, ganyan. Pero, ang nag-work talaga sa akin ay intermittent fasting. Yan talaga. And then, samahan mo pa ng konting workout. Ako po, personally talaga, hindi talaga ako pala workout na tao. Yung, alam niyo, yung tamad kasi ako eh. Gusto ko lang yung nakahiga. Ayan. Kaya, noon pa man, hindi ako pumapayat kasi I sleep too much, I eat too much, ayan, lalo na sa sleep, ay grabe ako matulog, talaga namang kahit 19 hours, pak talaga namang, kayang-kaya kong matulog ng 19 hours straight. Congratulations! So ayun na nga, nung una tinatry ko na hindi ako mag-rice, pero hindi ko kaya, hindi kinaya, parang alam mo yun na kapag merong kanin sa harap ko na, parang pagka may kanin sa harap ko, sinasabi niya na, please, kainin mo na ako, kailangan mo ko, ganun. Pero, nung una, ayoko. Parang talagang pinipilit ko yung sarili ko. Nako, hindi ako magpapaano sa'yo. Tapos, itinry ko na parang kumain ako ng konti, ganyan, and then inobserve ko ulit yung sarili ko. Tapos parang bumababa pa rin naman yung timbang ko. So parang, ayun na nga, sabi ko, ah, pwede rin pala na kahit nag-rise ako, kaya ko rin naman palang pumayat.
Sabi kong ganyan. Sabi nga nila, wag daw nating i-deprive yung sarili natin masyado sa pagkain. Kaya noong mga time na talagang nagpapapayat ako, I eat what I want. Like, kung gusto ko ng sweets or chocolates or fatty foods, ayan, kinakain ko po siya. Wala, pero ang iniwasan ko po talaga, number one, is soft drinks. Before, I cannot eat without soft drinks na panulak. Pero talagang tiniis ko siya. And then, pangalawa, since wala naman akong friends dito, syempre kasi bago ako dito, I decided na wala na din alcohol, beer, or kahit anong alcohol, wala. Talagang eliminate ko na yan. Pero, kinakain ko nga kung anong gusto ko kasi wala. Eh, syempre, ano nga namang hindi. Eh, parang diet na diet. Parang alam mo yun na take it slowly but surely. Ayan. And ayan din po yung isa sa mga tips ko sa inyo. Slowly but surely, huwag niyo pong madaliin ang pagpayat. Masarap po yung nagpapapayat kayo habang nag-e-enjoy kayo para hindi nyo maramdaman yung hirap ng pagpapayat. So ako nun, ako talaga, hindi ko talaga siya masyadong na-feel na grabe, sobrang hirap mag-diet, ganito, ganyan. Kasi I see to it na ainin ko yung gusto ko. Ayan. So, ayun na nga, din sumunod, tinamad-tamad na mag-zumba, ayan, sinubukan ko namang mag-jogging, kasi jobless po ako nung mga panahon na yun, I cannot speak Italian, tapos dito naman, they cannot speak English, talaga as in total, what, totally zero talaga na, yung talagang yung start ko noon, parang, sobrang, basta nung mga panahon na yun, sobrang down ko talaga na, wala akong work, jobless, yun niya, kumikirot ang puso. May konting sakit, may basta umiiyak ang puso ng kaunti, malayo sa friends, and of course, syempre, yung anak ko, malayo ako sa anak ko, sobrang namimiss ko siya. Parang alam mo yun na medyo talaga nakaka-depress na. So ayun, going back, yan, sinubukan ko na mag-jogging. Pero nagjo-jogging ako, hindi ako yung mabilis tumakbo kasi hindi ko kaya. hindi ko talaga kaya. Kaya parang ano lang, basta lang yung enough talaga na mag-sweat ako, ganyan. Tapos hanggang sa everyday I weigh in. Ayan, up until now guys, I weigh in everyday. Kaya sobrang useful ng weighing scale ko kasi lagi kong tinitignan kung pumayat ba ako ngayong araw na to or tumaba ba ako. Kung tumaba man ako, that only means the next day, I need to eat less. Yun. So, talagang monitored talaga yan. Usually po, no, if you're going to weigh in, mag-ano kayo, magtimbang kayo sa morning ng nude without anything. Kasi yun talaga yung timbang nyo. So, my experience, eto po yung humiyang sa akin, ha? Sa akin lang. Hindi ko po sinasabi na sa ating lahat ay magiging effective itong diet na to. Pero yun nga po, intermittent fasting po yung ano ko, yung ginawa ko. Like, kumakain ako ng maaga ako nagigising, nagbe-breakfast ako ng mga 8. And then, nagla-lunch ako ng mga 12. And after lunch, I don't eat na. Parang puro water na lang talaga ako nun. Pero sobrang effective talaga niya. Sa akin ha, sa akin talaga. So kung kaya po ng katawan niyo, syempre first 1 to 3 days talagang maninibago talaga kayo kasi syempre nasanay kayo ng kain, tapos biglang ilang oras hindi kayo kakain, ganyan. Pero after 3 days parang masasanay na yung katawan mo dun eh. So there's no harm in trying, pero kung talagang hindi kaya, ayan, syempre it's time, pwede rin naman kayong kumonsult sa mga professional, ganyan. Pero, before kayo mag-umpisa ng diet, kailangan talaga, pinakamahalaga, number one sa lahat, ay ang self-discipline. Okay lang kayong kumain ng mga kung anong gusto nyo. Pero, dapat doon kayo lagi sa goal nyo. Kung ano ba yung goal nyo, yun yung lagi nyong titingnan. Ayan. Kasi, kung hindi, kung walang self-discipline, ako talaga number one yun lang talaga eh. Kasi ako,
basta after lunch, until now hanggang dinner, dinner talaga, hindi ako kumakain. Pero, pagka may mga okasyon, syempre no, hindi naman, kumakain naman ako pagka may mga okasyon. Like nung umuwi ako sa Pilipinas, yan, syempre kumakain ako noon ng kahit na anong gusto ko, minsan lang yun eh, diba? Pero, after ng occasion, kung ano man yung occasion nyo, dapat malik na ulit kayo sa kung anong target nyo. And, by the way po, no, before, I was 98 kilos. Ayun. 98 kilos ako noon. Talaga naman. Sobrang, ayan, i-insert ko po dito yung pictures. And, ayan. Ayan yung pictures, ayan. Kung gaano ako kataba noon. And then, it took like 1.5 years yata bago ako talaga naging 50 plus something. Dati, alam nyo po, ang sabi ko lang, ah, okay na ako, 65. Okay na ako doon, parang payat na yun. And then, nung nag-65 na ako, tinatry ko pa rin magpapayat. And then, pumapayat pa rin ako. So, parang sabi ko, ay, parang gusto ko 60 na lang. 60. Sabi ko, parang okay na ako sa 60. And then, yun na nga, nag-60 na ako. Tapos, parang hindi na rin ako kasi sanay kumain sa gabi. Parang feeling ko kasalanan sa Diyos ang pagkain sa gabi. So, ayun. So, nasanay na yung katawan ko na I don't eat dinner. So, after nun, parang nag-lose na naman ako, ayan, bumaba na ako ng 60. And then, I told myself, ah, what if, ano, try ko naman ng 55. And then, alam nyo po, hanggang sa na-reach ko na yung 55, ang saya-saya ng feeling. Ang sobrang saya talaga, sabi ko, ah, finally, talagang ito na yun. Ginawa ko din po yung egg diet na parang kumakain lang ako ng itlog sa isang araw, sa buong araw, like dalawa o apat na itlog, and then fruits. Yun talaga, effective din yun. So, napakabaho naman ang utot mo. But that's okay, basta ang importante, effective siya. Basta para sa akin, yung sa akin, hindi ako talaga kumakain ng dinner, intermittent fasting. Puro water lang, eliminate soft drinks, and then mga kung mahilig kayong uminom, huwag na. Alam niyo po, mag red wine na lang kayo kasi ang daming benefits ng red wine. Like kung kumain man kayo ng mga meat, madali siyang matutunaw. Ayan. And then sa work ngayon, I eat pasta, I eat rice, I eat everything talaga. Maniwala man po kayo sa hindi. Guys, alam nyo, isa po sa ginawa ko noon before, yung nakikita ko na nag-lose weight ako. Wala. Kung may gusto kong damit, kahit hindi siya kasha, binibilog ko siya. Kasi, ginagawa ko siyang inspirasyon. Para, parang sabi ko, ah, I want these clothes. Parang gusto ko siyang masuot. Gusto kong dumating yung time na masuot ko siya. So, kailangan talagang pumayat ako. So, yun. So, kung gusto nyo po yun, yun din yung tip ko sa inyo. Pag may gusto kayong damit at almost kasha na, biling nyo pa rin. Para magkaroon kayo ng inspiration na mas lalo pang pumayat. And, lagi nilang sinasabi kapag tinatanong nila kung anong ginawa ko, what did you take? Did you take any diet supplements? Ganun agad. Kasi parang hindi sila makapaniwala eh. Kasi syempre, di ba, dati lagi sa akin sinasabi, naku, wala ka ng pag-asang pumayat. Ano ka, lumba-lumba ka, wala na, ganyan ka na forever. Pero, syempre, hindi ko rin alam. Eh, nakaya ko eh. So, ibig sabihin, kung kaya ko, kaya nyo rin po. Yung mga gustong mag-lose weight, alam nyo po, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Don't listen to them. Kasi, wala. Basta huwag mo silang pakinggan. Focus on yourself. Yun din yung advice ko para sa inyo. And also, kung mag-i-start kayo ng diet or kung iseset nyo yung goal nyo na talagang gusto nyong pumayat, don't do it just because others tell you to do it. Gawin nyo po dahil gusto nyo. That's what you wanna do. That you wanna become a better person. Ayan, yun po yung gawin nyo. Huwag kayong makinig sa ibang tao. Kailangan i-help niyo yung sarili niyo. Wala tayong dapat patunayan sa ibang tao, kundi sa mga sarili lang natin. Syempre, gagawin mo silang inspirasyon, pero habang ginagawa mo silang inspirasyon, you do it for yourself, not for them. Gawin mo lang silang inspirasyon. Ayan.
Basta ako kasi yun talaga yung ano eh, yun talaga yung feel ko na bala kayo dyan. E di kung wala, basta ako, ita-try ko, gagawin ko yung best ko, I will help myself. Kung hindi pumayat, eh wala. Siguro talagang hindi na talaga. Pero, wag po kayong mawala ng pag-asa. Kasi kaya nyo. Kung kaya ko, kaya nyo din po. Again, ha, sabi na gawin nyo yung way ng pagda-diet ko. Pero, ang masasabi ko lang po sa inyo, ang pinakamahalaga, kahit anong diet pattern ang gawin nyo, is self-discipline. And then, focus on your goal. Don't do it nga, just because others want you to do it, or yun nga yung parang sinabi lang nila na mas maganda ka kung ganito ka, kung ganyan ka. Do it for yourself, not for them. Ayun. Huwag nyo ding i-deprive yung sarili nyo sa pagkain. Kainin nyo kung ano yung gusto nyong kainin. Basta, slowly but surely, okay lang guys. Kasi small progress is still a progress. So, kahit mga 3 to 5 years pa yung pagpapayat nyo, doesn't matter. One at a time, diba? Tapos, syempre, dapat good vibes lang kayo. Tanggalin ang mga hatred. Ayan, tanggalin po natin yung mga hatred natin sa ating mga puso. Kasi, yun din yung isa sa makakapagpagaan ng ating mga feeling. O, diba? Malay nyo, kapag wala na yung mga galit nyo sa puso. Ako noon, nung nag-diet ako, nun, inalis ko yung mga galit ko sa puso ko. Kasi, ano eh, distractions lang yun eh. Magsisilbi lang siyang distractions for me. So, I better focus on my goal. Ayan. So, ayun, eto na po ako ngayon. I lost, ngayong umaga, kasi nga, diba, I told you guys na, I always weigh in. I always see to it, na every morning talaga, ay magwe-weigh in ako. So, kanina, ang timbang ko is 53.7. So, imagine nyo yun, from 98 kilos, naging 53.7 na lang. And now, I get to wear what I want. Ayan, puro ngayon, puro ka-artehan na yung alam ko. Siyempre, marami ding magbabago. And then, kapag kunwari, like, pumayat na talaga kayo, siyempre, take care of yourself na parang i-maintain nyo na yung ganun. Ako, up until now, sobrang careful ko talaga. At yung talagang sinasabi ko na ayoko. Siyempre, ayoko nang bumalik dun. Kasi nga, wala eh. Parang, pag bumalik pa ako dun, ewan ko. Siyempre, nakakaano na naman. Parang madidisappoint na naman ako nun sa sarili ko. So, as much as possible talaga, mini-maintain ko na yung ganito. I mean, kahit hindi man ako sexy, okay lang. Basta, I mean, okay ako. Nasusuot ko kung ano yung gusto ko. Ganyan. Okay na ako dun kasi, ano eh, hindi naman ako nag-a-ask pa ng more eh. Basta simple lang. Ganito lang ako. Okay na. Kung papayat pa ako hanggang 50 kilos, why not? Diba? Kung kaya ko pa. Pero ayun. So guys, if you have any questions, kung paano yung mga ginawa ko pa, you can ask me naman. Ayan, you can always leave a comment. I can reply naman. Ayan. And also, thank you for watching my video. And then sana may natutunan kayo. And sana na-inspire kayo on paano ako pumayat, ganyan. So, kung meron pa kayong mga ibang katanungan na hindi ko nasabi dito, always feel free to ask me. Ayan. Kasi, wala namang bayad eh. And then, yun. This is my first video and please expect a lot more kasi we will be sharing with you, my mom, kung ano yung mga life experiences namin before, what happened in the past, mga tips, mga travel. Kasi guys, alam niyo po, this is really what I wanna do. Pero, yun nga, hesitant ako before kasi I'm not comfortable talaga speaking in front of the camera. So, parang nung nag-start na yung live video selling namin, parang unti-unti, nade-develop or nag-gain ko na yung confidence na I was looking for myself na ayan, para akong tanga ngayon na nagsasalita akong mag-isa dito kahit camera lang naman yung kausap ko. Kasi alam nyo po, eto po talaga ako. Eh, talagang ang dal-dal ko talaga. Alam nyo yung mama ko nga nagagalit na kasi sobrang dal-dal ko. Pero wala, eh, ganito talaga ako. Eh. So,
Ayun, so gagamitin ko na lang yung pagdaldal ko para makashare ako ng mga kung ano-ano sa inyo. So, ayan po, I just wanna thank you for watching my first ever video. And please, give it a thumbs up. Hindi talaga ako sanay. Please, like, share, comment, and subscribe. And also, click the notification bell below to keep you more updated. Ayan. Thank you very much and always stay safe. Your hands and always pray because ang pagpe-pray po ang magmamatter sa lahat. Ayan, always seek for His guidance. Thank you very much for watching again and hope to see you in the next videos. Thank you! Bye!